ano eh, yung Khalid. Kaso pwede na rin, Eudora Yeli Hayes, eto na, Bobby. Oo. I like it. You like it? I like it. What you think? What you think? Nag-ano na tayo. Still nandito na eh. Diretso ako dito, nandito Omega. Ito kasi yun, ito ang catch dito for the side of Omega. Ang ganda ng early nila sobra. Once na mag-level 4 dito, ay nako. Mag-level 4 dito ang YSS, mahihirapan dito. And given medyo, the only one na pwede makasustain ng mga damage dito early on dito ni Hajis is gonna be the Akai. Akai talaga, diba? Akai lang and eh. From the, yung poke potential kasi, nandoon lahat para sa akin ha, at least sa Omega. Here we go! Omega versus Todak for game number 1 of M2 World Championships. Nagsalita na si Ate Girl. Welcome to World Championships. Yeli Hayes, Eudora with the flicker, Rob Luna at umpisa pa lang umaksyon na agad si Kurt TZ para dito sa ating laban. Mainit, mainit. Ayun na nga. Siguro mag-cut pero ito ha, ginagawa pa rin lang invade dito and we, the invasion technique. Mm-hmm. And it's okay, it's okay. Mm-hmm. Dahil pagka na bato, pero gusto ko yung ginagawa ni Iwan dito. Ha? Dinidikita niya mismo yung purple buff to the point na hindi na pipilitin dito ni hit kasi magiging 50-50 na yan. Eh. Oo. Susubukan niya kaya. Sinay ko lang, sinay. Ay, naku! Napamali ata ng ikot si Kuya 8. Pero sakto lang. Tingnan natin kung kaya bang mapatumba si 8 dito. Mr. Fundamental with the flicker out, dodging the arrow from the Selena. But that is info. Info lang, Rob. Info lang ang abol ni Heat. Info lang. Info. Info. Kumbaga, at least, na force niya na hapat doon na para ma-secure yung purple buff. Pero ito, ang ganda ng ikot ni Kurt TZ, ha? Aba! Kurt TZ! Up! Sumasay! Oh! May slicing, dicing! 1v1 with a great run. Up, Kurt TZ! May eye for an eye ba? Up! Kaya-kaya! Ay! Not in my house, sabi ni Kurt TZ dito, Kuya Rob. Naniniwala na ako ngayon sa iyo, Manjin. Iba ang umaga na, pag sa Omega. Alam mo kasi, mahilig talaga yung Omega pagdating sa mga umagahan eh. Breakfast ang food trip niyan. At ayun pa, super stun. Op! Mounting siya Carino. Kinulang lang isa. Kinulang lang. 10 beats lang. 10 beats. At yeah, muntikan kung nabato yun. Of course, that's gonna be another kill for the side of Hop. Omega. Pero look at this, Manjin. Yung rotation, yung aggressiveness, even yung poke. Omega Esport pa lang as early lamang as lamang. 2 minutes. Oh. Ang pinakamaganda pa rito is if in case na masecure nila kagad yung turtle. Ay, nako. Yun na nga. Nakita mo yung turtle cam natin. Rob Luna, lumabas na. And syempre, kung mapapansin mo dito, Bobby, ang kinagandahan dito, si Kuya Kenji, si Mr. Clutch Time Kenji, ikaya makipagbugbugan sa isang Khalid. Ito yung mga hindi natin na-consider kanina eh, na yung, ano, yung Ruby, ikaya makipag-out-sustainan sa isang Khalid. Oo. Oo. Kumbaga, na-negate na nila kagad yung early kill potential dito ni Stu. And ito naman, Jean, nagkaroon na ng recent change dito sa turtle natin na scaling na siya, na lalo siyang kumukunat habang tumatagal by the minute. Ah. Pero dahil sa aggressiveness dito na Omega Esports, it doesn't matter kung makunat yung turtle dito sa early stages of the game. Diretso nila, nirekta nila at hindi kayang i-contest doon ng Todak. So ibig mong sabihin, importante na lahat ng turtle talaga ngayon. Mas binigyan ng importance at ngayon, binigyan talaga ng importance ng Omega yon dahil mounted siya at tumama. Pero Yeli Hayes! Carino! Naku po, eto pa, sunod pa yata rito, Chico dito with racing duet. Naku, op! Pinasarap lang, pinasarap. Ano ha, kamuntikan pa si Kuya Chico. Alam ko, kinabahan ka doon, Rob Luna. Kinabahan para kay Claude. Para kay Claude. Para kay Claude. Kasi nakikita ko na yung kamay nung robot ni Hit eh. Parang gustong-gusto na siyang ibato eh. Galit na kay Chico eh, no? Parang ano na eh, parang tama yung sinabi mo dito, Rob Luna eh, na in terms of early game, Omega talaga makakalmang. Well, ang early, umaga talaga yan eh. Oo. Early. Okay, ayan na, hinila. Uy! May flickeries na magaganap dito sa Buy Blood Bloods. The combo mula dito sa Omega is paying off in the bottom side. And with that, Rob Luna, dito papasok yung sinasabi natin, shutting down the side lane. Nakita dalawang side lane na yung nawala dito sa Todak. Yes, yes. Both side lane. And given na sobrang free farm din dito si Hajisi, gaya na sabi natin kanina, so, kahit hindi kasama sa mismong clash, na mararamdaman mo yung presence ni Hajisi just through the mountain. Shocker! Kumbaga, ang kailangan niya lang dito is to stack up more damage. Oo, ganun na ganun lang. Actually, parang ganun yung mga usong heroes ngayon. Eh. Ito yung mga heroes na kayang manggulo sa side lane. Nako, pero nahuli ata sa mid lane dito. Si Kuya Yeli Hayes. Hayes with the Thunder Strat. That is, of course, for Maze. With the flicker out, here comes the Flood Bloods. Moon will be the main target, but the GZ will now go to the purple. Atake niya ng Serpent ngayon. Pauna na naman sa Retribution. A GZ? Nakuha pa nga! Naku, si Kuya Siku na palapit pa dito. Pero ayun yung Turtle Cam, minarangan yung Clash. Dahil nga, sa pagharang na yun, nalito rin
si AJZ, nahuli siya ng apat, Kuero. Yes. And that was gonna be fortunate for the side of Aray. Kotak. Kasi kinuha yung mismo purple buff. Kung nakatakas doon si Haji, sobrang magiging malaki yung lamang dito ng Omega. Well, somehow, meron pa namang breathing room dito for Todak. And of course, pinag-usapan natin to kanina man, Jane. Omega Esports definitely are the strong at their own strong point nila ngayon. Itong early going into mid game. Pero hindi natin pwedeng basta-basta maliitin dito ang Todak. They have this Akai na pwedeng magbaliktad bigla ng laban. Kasi makakuha siya ng mga magagandang mga Hurricane Dance or given. And si Chico dito, wala siyang kill, pero hindi rin nahihinto yung farming niya. Nako, kailangan pa rin mag-ingat ng Omega dito. Kapit bisig, mga kaibigan. Kasi kung iisipin mo, Roblu, na tama ang sinabi mo eh. Pag 5-on-5 Royal Rumble, napakasakit ng Akai at saka ng Khalid. Double, double crowd control ang pwedeng saluin ng Omega dito. Kaya ang ginagawa ng Omega dito, Kuya Roblu, na iwas po soy lang muna. Laging ang ginagawa nila dito, mga solo kills lang. Bawal yung sabayan pagbigkas. Hindi, bawal sabayan. But given dito, sabihin na natin, ang ganda ng start tal dito ng Omega, pero hindi nalalayo. Todak, they're just 1,000 behind. Oh. Pero ang kailangan lang naman gawin dito ng Omega, tuloy-tuloy yung kanilang aggression. Iwan dito, hindi na inabot at hindi pa napatay doon ng Omega. So I may still say dito, as early as 6 minutes, though dalawang turtle na naging lamang dito ng Omega, sumasabay pa yung sipa kay Hit. Medyo sayang yon sa likod. Pero pulado dito ang side ng Todak. Pero tingnan natin kung sino una mawala. Iwan, may iwanan na ba siya ng panahon? As Iwan will a 1,000-pounder out his way of that equation as Team Omega again dictating the tempo of this game. Sila nagdidikta, ngayon tayo lalaban. Ngayon for Maze, trying to defend this tower in the top. Parang defensive mode talaga ngayon, Rob Luna, ang team ng Todak. Nahihirapan sila with their initiations because of this Eudora pick. Oo, yun yung nagiging mahirap talaga. And, well, at least props pa rin dito kay Chico, no? Hindi pa rin siya nahuhuli dito ni LS. Maingat dito ang jungler ng Todak. Pero ito, Kenji. Kaya yan. Ito yung masasabi nating make or break. Hindi rin kaya siya patayin dito ng Khalid. Hindi kaya. Hindi naman ito yung tipo ng usual Khalid na nag-execute. Actually go for the flicker. Oo. And in terms of sustainability, kayang-kaya yon ng Ruby. Tingin ko, yan yung magiging nila eh. Parang pseudo tank nila on the late game. Naku, pumasok mag-isa, mga kaibigan. Si Kuya Ewan at naiwan siya. Doon sa damuhan, si Muna magiging main target dito. Tinamaan ng pana. Traceless in. Double kill. Para kaya GC dito, Mr. KDA Machine. Sinipa ngayon si Hit. Pero napamali ng pasok. Apat ang nilampaso dito ng Omega sa gitna. At ngayon, Team Omega will get the tower in the mid. And will probably get the mid second tier turret. Pero mukhang lilipat sila dito sa turtle. Napamali ata ng pasok yung Todak. Doon pinanish ng Omega, Kuya Rob. Yes, napaka-risky na nun for the side dito ni Four Maze. But para, it doesn't make sense. Given na mapatay mo yon, parang casual. Hindi na siya parang collateral damage sa kanya doon. So I don't think that's a very wise idea na pinilit niya given hindi niya pa napatay. It's actually Hit yung kanyang nasipa. Now from that almost a wipeout, naging malaki ang lamang dito ng Omega Esports. Kumbaga nadala ng bugso ng damdamin, Kuya Ruby. Nang gigil. Well, kung ikaw rin naman naglalaro ng Akai talaga, kapag nakita mo na nasa pader na yung kalaban mo, chances are aanuin mo talaga, mag-hurricane dance ka talaga. Kaso naging problema ng Todak dito, inaisa-isa sila. Ginagawa silang prutas, Kuya Rob Luna. Pinipitas sila isa-isa. Pinipitas pa. Kumbaga, parang nag-audition na sila dito. Kumbaga, nawawala na yung formation dito ng Todak. Given yung Torre, halos hindi na sila maka... Even the outer turrets dito ng Omega Esports, sobrang healthy pa lahat. And eto, dito na ngayon, mahihirapan ng side ng Todak. Kasi hindi pa capable si Chico dito na sumabay. Itong Claude natin na to, given hirap. Isang beses pa lang siya namamatay, hindi pa enough yung damage niya. Look at that, si Iwan dito, Aray! Yung Akai, ganun-ganun lang, the damage ha, GC, sobrang ang lakas dito, sobrang lakas na talaga, and again, another pull, mula dito kay Kenji, it is Omega, ladies and gentlemen, getting every kills that they do want dito sa game na to. Yung peak of potential at Kuya Rob, ayaw na ata nilang patagalin. Tatapusin na si Ewan Binato at ewan ko na lang sa'yo, sabi ng Omega dito. Stu trying his best to defend this, pero tuloy-tuloy ang aggression ng Omega dito, Kuya Rob Luna. Totoo nga ang hula, Kuya Rob. Umaga ang laruan ng Omega dito. Omega,
umaga talaga para sa Omega. Pero not only that man, Jin. Ito lang kasi ang nangyayari ngayon. Hindi masyado, hindi actually gumana rito si Moon wherein yung kanilang Selena. Ito kasi yung magdinigit ng early game dito ng Omega. Hindi siya gumana. Now, kailangan na lang Aray! Dito ng side ng Omega Esports. They just go for physical defense. Oo, defense na lang talaga si Dipa dito. Tignan natin. Pero nandito na ang Triple H! Haze! Hajizi and Heat! Time to play the game! Tapos biglang lalasit ng onti doon si Kurt Easy. Pero okay lang yon. The Triple H mula dito sa Omega, Kuya Rob Luna. Easy Lord doing to. Wonders para sa kanilang squad. And like what you've said, Easy Lord, 14-3. I think eto na ang pwedeng pantapos ng Omega sa game number 1, Kuya Rob. I may say. Though this can, pwede pa namang i-depensahan to dito ng Todak. This is still not a Luminous Lord. Kayang-kaya pa nila tong i-hold. Though wala na silang any inner turrets dito or yung tier 2 nga na tinatawag. Ngayon, isipin natin dito, Manjin, paano ang magiging comeback dito ng Todak? They're not totally out of the game, though ang laki ng lamang ngayon dito ng Omega. That's almost at 10,000 gold. Ang hirap na yan. Ang problema kasi dito nila, Manjin, ang hirap din mahuli. Look at that. Ito na yata hinahanap nila. Kanina pa nila hinahanap yan, pero let's see kung kaya nila makuha dahil yung damage output dito ng Electric Arrow Sight talagang napakasakit. Yelly Haze! Vintage Yelly Haze, the killer support. Half man, half amazing. 14-3, this is it. Na naman ang panabana dito si Kurt Easy. Pero mukhang pwede na natin sabihin, Rob. Ito na ba ang final hura? Meron pang wago na matitira dito. Seiko with the BMI. That is the trace this in. Critical strike once again. Seiko, hirap na hirap na. BMI out. Pero yun na nga yung last hit mula kay KDA Machine. Godlike is the name. Hajizi is the game. Kung ano man yung sinabi ko, yun na yon. Dahil mukhang Omega, tatapusin na yung laban sa ngayon. That is it. Game number 1 ay mapupunta sa Pilipinas, Omega Esports. Ang ganda, ang galing, ang gandang panimula para sa mga fans natin on the Filipino broadcast dito sa M2. Unang laban, pinakita nila yung init. At saka tignan mo yung mukha ng Kuya Hayes, oh. Basic lang kay Kuya Hayes. Alam mo si Kuya Hayes, pag kahit manalo, matalo yan. Same reaction. Sobrang seryoso, mga kaibigan. The only player na hindi gumingiti kahit championship na. Grabe. Alam mo yung nakakakilig yung mga kuryente? Nakakakilig eh. Oo. I mean, manginginig ka sa kuryente ang eh. Ang ganda na ng initiation doon sa final team fight eh. Diba? Ang ganda ng ipet ni E1 pero hindi enough kasi yung damage nila. Even the full duration doon ng Blazers.